Para ho sa ating audit protection services, ito po yung isa sa mga huling ebidensya na kailangan nyo. Ang tawag ho dito is evidence. Ito yung last topic natin eh. Oh, para ho sa mga gustong kumuha ng libreng diagnostic matrix, right? Email nyo lang ho ako. So ito ho yung topic natin dito. At ang itsura ho niyan ay ito. Okay? Medyo matindi ho ang laman nito. At kung gusto nyo, kaya medyo mahal, gusto nyo bumili ng template, eh, tawagan nyo lang ho ako. At ano ba gamit nito? Napakasimple ng gamit ng evidence transfer receipt. Nasa title na nga yung ibig sabihin eh. Pag nakatanggap ka kasi ng subpoena duces tecum, hindi naman importante yung mukha mo sa BIR eh. Okay? Kahit hindi ka pumunta, presidente ka ng company, or treasurero ka, or accountant ka ng company, hindi mo kailangan pumunta. So, panoorin mo lang yung case number 11 natin at diniscuss ko doon, case number 12, yung pag-o-authorize. So, kahit sino pwede, kahit janitor ninyo, kahit na messenger ninyo, pwedeng pumunta. Pero kailangan trained. So, papanoorin mo muna sa kanya yung case 1 hanggang case 11 nito para maging siya ay qualify na mag-represent sa'yo. So, kung kailangan na mag-submit, yun nga, subpoena duces tecum is mag-submit ka ng evidence. So, magta-transfer ka ng evidence from your office to the BIR. So, mag-ingat ka. May dalawang klase ng ebidensya. Ebidensya, original. Ebidensya, duplicate. Ebidensya, tinatawag nating photocopy. So, suggestion ko lang, pag magsasubmit ka ng ebidensya, i-maintain mo sa opisina mo yung original copy at ibigay mo lang sa kanya, sa BIR, yung photocopy. Wag ka magbibigay ng ebidensyang original. Lulutuin kang buhay. Okay? So, mayroon hong tamang format ng template. Huwag nyong bilhin tong template na to kung kaya nyo nang gumawa. Sayang ang pera nyo. Itago nyo, gamitin nyo sa pamilya nyo yung 15,000 na yan. Pero kung kailangan nyo talaga ng training, tulong mula sa akin at gusto nyong makatipid, malaman ninyo itong ganitong klaseng negosyo, edi walang problema ho yun. Ituro ko sa inyo, bigay ko yung mga kailangan yung templates from case number 1 hanggang case number 12. So, ang kakailangan ninyo lang, mag-file ho kayo ng letter of intent sa akin, magbayad kayo ng 50,000, at ang potential na income mo is 40,000 per client. So, kasama na, ma-market kita through Facebook o tsaka YouTube. Okay? Di mo kailangan maging lawyer o maging CPA, maging bookkeeper. Kung may-ari ka ng salon, may-ari ka ng karinderya, may-ari ka ng restaurant, pwedeng-pwede. Okay? Partner tayo. O edi, since nakabuyang-yang na yung mukha mo sa maraming taong pumupunta dyan, sa salon mo, karinderya mo, barberya mo, grocery mo, bigyan mo ng additional income yung sarili mo. Okay? Mag-partner ka sa isang tax specialista. Hindi ka namin pahihirapan. Tutulungan ka namin kahit wala kang alam ang negosyo. Tuturuan ka ng negosyo na magnegosyo. Okay? So with that, magkita-kita tayo sa susunod kong video sa Tax Specialist sa YouTube channel. At huwag mo kalimutang i-click yung heart para mag-spread tayo ng love sa internet. So, masayang buhay sa'yo. Masayang hanap buhay sa'yo. Peace and happiness be with you for life. See you in my next video.